Alright guys, welcome back to my channel. For today's video, tuturuan ko kayo guys kung paano magtanim ng madre de agua. So ito pala yung madre de agua, isa ito sa mga pinapakain ko sa aking mga manok. So let's watch this. Tara, let's go! Alright guys, ito, may hinanda na ako ditong mga pananim na madre de agua. Yan. So ito yung mga may mga kuha siya. May mga dahon. Ito yung mga itatanim natin guys. So ito may mga pinutulong ako dyan guys. Ito ginabad sa tubig para magkaugat, tapos bago mo ilagay dito. Dito natin yan itatanim sa gilid ng ating net. Yan na yung net dyan. So dito natin yan lalagay tanim. Nagbungkal na ako kanina. Ayan, hanggang dun. So para paglaki nito, ito na yung magsisilbi niyang bakod ng ating manukan. Ayan. Ito yung mga Rhode Island Red ko na 3 months old. So yan yung pinapapalaki ko guys para magiging breeder natin. O, tingnan nyo. Meron doon yung rare Bisaya crossbreed. So yan yung mga pinag crossbreed natin ngayon. Dito yan. Ah, binutasan ko na yan kanina guys. Tapos lagyan na natin ng madre de agua ng mga pananim. So yan. Andiyan. So dito muna na side sa likuran. So marami pa tayong mga kailangan gagawin dito sa ating farm, guys. So ngayon guys, kunin natin 'to isa-isa. Lagyan natin doon sa mga butas. So yan, may tubo na siya. So isa-isahin natin 'to. Lagay muna diyan. Itong madre de agua pala guys ay importante ito sa ating mga farm kung mayroon ka nito, kasi nakabigay ito ng protina sa ating mga alagang manok at saka kakatitipid ka sa pagkain. So, bali ito marami to. Nilagay ko lang kasi yan dyan. So kukunin natin to isa-isa tapos ilagay doon sa mga butas. Guys, tatanim na natin to itong madre de agua. So bali pinatubo ko na to siya dito sa pot na to. Ilalagay na lang natin doon sa ating mga binibigas. Pilahin na lang kasi may mga ugat-ugat na siya. Sa pagtatanim pala ng madre de agua guys, hindi siya masilan kasi mabilis lang siyang tumubo sa ating mga farm. Kahit sa mga gilid-gilid mo lang sa itanim, mabilis lang siyang paparamihin. Bale, sa pagputol ko pala ng mga sanga nito, nasa 7 inches ang haba niya guys. At saka yung agwat ng mga bungkal natin nasa 1 meter. Bale, ito guys oh. May kuha na siya. May ugat. Yan. Ganyan. Mabilis lang tumutumubo guys. Kahit ilagay mo lang yan dyan. Nakahiga. Yan lang. Nagtatanim pala ako nito ng madre de agua guys kasi isa ito sa mga pinapakain ko sa aking mga alagang manok, lalong-lalo na sa ating mga native chicken at saka heritage chicken. Guys, natapos na ating pagpatanim ng madre de agua. So yan, tanim na natin guys. Yan na sila. Yan.
Salamat nga pala sa ating 9,195 na mga subscribers. Maraming salamat sa inyong pagpapanood sa ating mga videos. Ayan guys. Saka doon. Ang kalawak yung pananim natin ng mga Madre de Agua. At guys, tapos na yung pagtatanim natin at ngayon na naman, naglagay na naman akong panibagong batch para sa susunod na naman natin na pagtatanim. So ayan, nilagay ko muna dyan sa ating mga pots. Yung luma kong pots kanina, kinuha ko, binalik ko lang dito. So ayan, abangan nyo yan guys kung tutubo ang lahat ng mga yan. Alright, yun lang guys. Dito lang nagtatapos yung ating video for today. Sana nagustuhan nyo yung araw na ito sa ating video. Sana panoorin nyo ang susunod na aking mga video. Don't forget to subscribe kung bago ka pa lang sa channel ko. And hit that notification bell para updated ka sa lahat ng aking mga videos. Yun lang. Shalom and God bless. Bye-bye.